Hello mga ka-AG natin sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Okay, so medyo gumagabi na ito, mag-alas 6 na. Medyo madilim na, hopefully. Tatry ko makapag-shooting video pa, pero hindi. Baka hindi na. Itong video na to, gusto ko lang i-address yung latest ngayon na nangyayari sa Europe. Okay? I don't know if it's Scotland, and then England, basta Europe area. Meron sila ngayong deliberation. May deliberation sila ngayon, no? Kasi may proposal na higpitan pa nila lalo yung pag-uun ng airguns. As if hindi siya mahigpit, no? Mahigpit na nga doon. Kasi sa Europe, meron silang limit sa muzzle energy. Okay, nang... Okay, you have to wait. I'll be there. Okay, may limit sila sa muzzle energy. Dapat less than 12 foot-pounds. Ano yun? Ibig sabihin yung power ng airgun mo, dapat mas mababa sa 12 foot-pounds. Okay? So, paano na ako calculate yun? Yung weight ng pellets mo, at saka yung power, yung speed, yung FPS. Doon yun. Okay, so 12 foot-pounds ang limit nila. Pagka mas mataas sa 12, kinukonsider na nga nila yung paperwork as firearms eh. Okay, so sa Amerika, walang limit. 40 foot-pounds of energy, 60 foot-pounds of energy. Ngayon nga, may bagong labas ng Umarex na 50 caliber na airgun. Okay, so walang limit ang airguns. Ang nangyari kasi, may isang airgun owner, okay, iniwan niya yung baril niya na loaded, tapos nakita ng 13-year-old niya na anak, and then bigla daw pumutok. Yun na yung sinasabing biglang pumutok eh. Namatay, 13-year-old namatay sa airgun. So just imagine yung mga gun safety na binilate nun, no? Unang-una, di ba, kinalabit. Sa nakapoint yung ano, sabi na katapat sa ulo or sa dibdib or whatever. So marami kasing nakakalimot, no, pag air gun owner ka. Gun owner ka din. Okay, gun owner. So gun rules apply. So yung safety rules dapat ina-apply pa rin sa air guns. Yan, gumawa na ako about yung safety, no. Pero isa sa mga natutunan ko, kasi maliban sa pag-airgun, nagpa-practical shooting din ako eh. Isa sa pinaka-importante na natutunan ko, sabi, as part of the safety, kahit naglalaro kami ng powder burners, load only when you're ready to shoot. Hindi mo pwedeng i-load airgun mo, isi-safety mo, or safety or hindi, iiwan mo, tapos aalis ka. Kaya ako, pag ganun din, pag nandito ako, nagsushooting ako, no? Nag-load lang ako pag shoot ako. Pag iiwan ko siya, unloaded siya. Okay? Ganun din dapat ang pinapractice natin. Kasi, isa lang may magkamali, maapektuhan na lahat. So, ganun din sa kanila sa Europe. Isa lang, ha? Isa lang ang nangyaring ganun. Ngayon, pinagpuporsigehan nila na higpitan pa lalo ang pag-uun ng airgun. So, ganun din sa Pilipinas. Okay? So, pag nakahanap lang yung mga politicians ng butas na, yeah, okay, sabihin, oh, may nangyaring ganyan. Ipupush talaga nila yung mga ganyang agenda, pero hindi naman talaga makakatulong. Bakit? Kahit higpitan mo yung pag-uun ng airgun, eh kung yung may-ari mismo, hindi responsible, hindi nagpa-follow ng rules, ano mangyayari? Diba? Ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng ganong accident. O baka sabihin nyo, oh, paano siya, ano, nakapasa sa ano, pwede ka naman pumasa eh. Kahit nga sa mga totoong baril eh. May pa-neuro exam pa, neuro-neuropsychological exam pa. Alam nyo, yung mga mass murderer, mga genius yan, matatalino yung mga yan eh. Kaya nila ipasa yung mga psychological test na yan eh. Kung gugustuhin talaga nila. Diba? So, hindi ako naniniwala na madedeter yung mga accident ng mga neuro-test na yan. Psychological test na yan. Okay? So, nasabi ko nga, nasa tao talaga yan, nasa air gun owner or gun owner, yung pagpa-practice ng safety at all times. Kaya, mga nagsasabi dito, ay, ako naniniwala sa mga ganyan. No, hindi. Might as well na huwag kang gumamit kasi kaming mga
gun owners, maapektuhan din pag ikaw nakagawa ng kapalpakan. One way or another, hindi directly as a group, maapektuhan. Papangit ang image ng ano, ng mga air gun owners. Ganun din eh. Okay, so paalala lang. Always be safe, guys, and enjoy shooting. That's it. Thanks.